So hello, ayan, wash out, wash leak na ning kamot. Ayan, mga kananing, ito mga kananing, isang reaction video lang naman din. At magsalita lang ako dito sa issue ng Hazel Grace issue, mga kananing. Dahil ito viral to sa social media. Kahit saan makikita mo talaga itong issue na to, mga kananing. Kaya ito na gusto na isipan ko ding gawa ng reaction video. Dahil dito si nagre-react din si Billy Jack Sanchez, mga kananing. Kaya ito ang gawa natin, yung reaction ni reaction natin sa reaction ni Billy Jack. So ito panoorin natin, mga kananing, dahil may mga ano, may mga salita dito si Billy Jack. Basta panoorin na lang natin, basta mag-react na lang tayo, dahil meron din tayong reaction sa mga reaction nila. Kaya para sa atin, tama naman sila, pero meron lang akong gustong i-react din ba sa reaction nila. So ayan, panoorin natin to, mga kanani, para medyo magulo na yung sinasabi ko. Ito si Billy Jack, oh. Ang gwapo ng idol. Idol ko to eh. Na magiging parang medyo maanghang ang mga salitang bibitawan ko dito. Pero ayan, it's for you to assess. Ito kasi ang reaction ko sa very viral issue that is happening all over the internet between Hazel Grace and Angelito Martin. So sa mga hindi pa nakakaalam, kasi si Angelito Martin ay nakulong ng dahil sa cellphone. Yes, that's okay. Right. That's my right. Reactions here is my honest opinion and what are my observations. Let's start it. Yan, mga kananing, ito lang din sa akin, ay sa akin lang din to. Wala tayong kinakampihan dito, ha. Ang sa akin lang, may mga sinasabi nila na yes, tama sila, pero mas dapat basta, ito, panoorin na lang natin. Ayun. Ikwento ko muna sa inyo paano ba nangyari. Si Hazel Hazel Grace and JM, yung boyfriend niya, nag-walk sa isang market, summer place here in Manila. Ayan. Nahulog ang kanyang phone ni Hazel Grace. Then, tinatry nila tong tawagan multiple times and it was been dialing. Nare-reach pa nila. Then, to the certain point na parang nag-lose hope siguro sila, biglang may nag-text na number sa kanila, and I will quote, it's the Angelito Martin person. Nag-text sa kanila na the phone is in... Pero hindi pa naman natin alam kung si Angelito Martin ba talaga yung nag-text, di ba? So, yun. Hindi natin sure kung sino pa naman, sino yung nag-text na siya ba talaga yun. In a safe place. Tapos, based dun sa mga nabasa ko sa internet, si Angelito Martin daw, nag-text, magkaanong reward ba ang kaya niyong ibigay in return of the phone? Oops, wrong move na yun. Kung totoo yun, yung nabasa ko yun. Meron rin naman ako nabasa. Ayan, yun nga lang, kung totoo nga na siya ang humingi ng reward talaga. Kasi, mas ano eh, kumpara sa akin, kung talagang magnanakaw ka, mas safe kung ibinta mo na lang, 'di ba? Para walang sabit, 'di ba? Na kaya parang hindi ako maniniwala na siya ang naghumingi ng reward talaga. Pero hindi natin alam, basta wala ako pinapanigan dito, ang sa akin lang din. Magre-react ako sa sabihin ni Billy Jack. So, ito. Si Hazel Grace ang nag-offer ng reward, which is, even though she will not do it, she's out of it. Kasi her rights is that she owns the phone. No matter what, whatever she says, it doesn't count. Kung yes, binigyan kita ng motibo na ibalik mo cellphone ko, bigyan na lang kitang pera. Yes. Tama ka naman dyan, Billy Jack. Sa kanya yun, siyempre. Dapat walang ganun. Pero di naman kasalanan ni Angelito Martin na siya ang nakapulot ng phone, di ba? Hindi eh. Kaya, sige, tuloy natin. It doesn't really matter. Kasi, ganito yan, guys. Kung si Angelito Martin, he didn't hesitate to return the phone without asking anything, he's out, man. Wala siyang problema ang kinakaharap ngayon. Yes, tama. Kasi,
Ito ang gusto ko sabihin sa inyo guys. Pag nakapulot kayo ng phone and you got a good intention, a real good intention, you will return the phone without asking for anything. Hindi ka na magtatanong magkaano pang pera ang tatanggapin ko, kung sinuli ko ba ito, or ano bang reward ang kailangan mo matanggap. Tama, kasi tama. Kasi tama the naman. Good intention itself will speak for you. Let the karma flow it. Yes. So what happened is that, meron pang pinost itong boyfriend ni Hazel Grace sa internet na sinasabi na pupuntahan pa raw si Hazel Grace sa mga taong ito, isusoli ang phone personally sa place nila hahanapin si Hazel Grace. At ito pa ang parang masagwa sa mga nabasa ko. Baka maghahasa pa si Hazel Grace. Which is, siguro it's adding a topping na lang sa mga nangyayari. Sige, sige. Doon sa maghahasa, mga kananing, delikado nga maghahasa si yung ano, baka maghahasa pag doon sa ano nila, sa place or sa bahay nila. Pero ang sa akin lang din dito, mga kaning, talagang imposible namang maghahasa ka sa pamamahay mo. Di ba? Gets niyo ba 'yon? Gasain ka sa bahay mo mismo. Ang lupit noon, grabe naman noon. Kaya wala 'yon eh para sa akin. Nako, malayo yung gahasang-gahasa. Wala, malayo sa akin. Para sa akin, malayo yun. Pero wala tayong kinakampihan dito, ha? Talagang nag-counter lang tayo sa mga nasabi nating medyo na anuhan tayo sa kanilang mga sinasalita, ba? Pero wala tayong kinakampihan. Si Willie Jack, idol ko to. Kaya panoorin natin, tuloy natin. Baka ina-aggravate nga lang. And I don't want to question it. Banya rin na po siya kasi mali rin yun. May kaso din siya doon actually if it is proven wrong. Yes. So, ang nangyari kasi, kaya sila nag-seek ng police assistance, itong kampo ni Hazel Grace. Imagine, man. Yun nga, mayroon silang mga connection kasi. Oh, yun. Sige, sige. May kaso na din. If you got this malice intention of asking police people to help you out on doing such matter, nakalimutan ko, I will research on that. May kaso yun. You cannot ask for police assistance for personal intentions such as incriminating someone. Pero, syempre, naimbestigahan nito, CIDG pa ang tumulong. Dun sa senaryo mga napanood ko sa YouTube at nabasa ko, ang CIDG ay nakinig daw sa conversation between Hazel Grace and Angelito Martin. Ah, okay. So, when the queue, nakuha na ng CIDG ang Q, binigyan na ng Mark money or bait etong si Angelito Martin na which is tinanggap niya. Yun nga lang. Returning the phone. So talagang may kaso siya doon. Talagang i-handcuff siya because it's a money extortion and blackmailing. Unang-una sa lahat. Tapos natatawa ako sa mga social media reactors, YouTubers, vloggers. Yun. Baka din kung ito yun. About the issue where sinasabi nila na sinoli na nga ang phone na kulong pa. Deep dive. Think critically and rationally. Pakaisipin nyo mabuti. Bakit nga ba nakulong tong si Angelito Martin? Bakit siya dinampot? Kasi nga, he got this malice intention. Gusto niyang kumita ng pera on doing such returning a phone. Men, sabihin ko sa inyo, you don't have the right. Kunwari ako nakapulot ng phone, I don't have the right to ask or to demand such thing sa taong pagsosolihan mo kasi that person owns the property. It's like lumalabas kahit napulot ko yan, nakaw yan. Hindi ko pagmamayari yan. Ayan. Yun na nga mga kaning. Talagang para sa akin din, dito may mali talaga. Isang malaking mali. Yung pagtanggap ng pira. Which is, hindi natin alam kung sino talaga. Pero ang CIDG naman is nakinig sa mga conversation nila. Pero sa akin lang din to, hindi natin alam kung sino talaga ang gusto na magbigay. Siyempre, malaking bagay yung phone nila. Malaki ang bagay ng phone nila. So gusto, para sa akin, gusto nilang magbigay ng reward talaga. Pasauli lang yung phone. Kaya ito ang tanong natin. Okay na. Mali siya doon. Mali si Sir Martin na si Angelito Martin doon na tinanggap niya yung pira. Which is siguro walang-wala tapos may maintenance na gamot.
Alam naman natin yun. Kaya, tinanggap ang pira, yun ang mali. Tapos hinuli na pusas si Angelito. Pero, ang question kasi dito ay, di ba, nasa uli na yung phone? Nasa uli na ang phone at ano pang, di ba, wala na? Nakuha ko na yung phone ng buong buo tapos ipakulong pa natin? Bakit ko pa ipakulong yung tao na nakuha ko na yung phone ko? Kung hindi nyo magbigay, kung swapang lang talaga yung may-ari ng phone, pwede naman hindi niya bigyan. Akin na lang yan. Akin na yung phone. Walang kaso. Diba? Nakakaawa din kasi, diba? Yung bang nakuha mo na, tapos gusto mo pang tuluyan yung tao. Diba? Ako hindi ko kaano-ano, ha? Wala akong kinakampihan dito. Ha? Sa akin lang apart ba? Na talagang yun na nga eh. Nakuha mo na yung phone, tapos yung pira. Kung ayaw mo magbigay, huwag mo nang ibigay yung pira. Huwag mo na lang siya bigyan ng pira at huwag mo na lang ding ikulong. Nakuha mo na yung gusto mo eh. Nakuha mo na yung phone mo. Yun lang mali. Siyempre alam naman natin mali yun. Mali yun talaga yung pagtanggap ng pira. Dahil wala silang karapatan na humingi ng pira sa hindi nila pamamay-ari, which is yung cellphone na yun. Pero nasa uli na eh. Ano bang meron kayo? Ano bang meron kayo dito sa puso nyo na gusto nyo pang ikulong yung tao? Diba? Diba may offer naman kayo na magbigay kayo ng reward? So, yun ba? Diba? Ang mali lang dun, kung talagang tama yung talagang nagsabi na ito ang ibigay mo sa akin, mali na yun. Mali na yun. At pagtanggap, okay naman yung tanggapin yung pira dahil akong bukal sa kalooban ng nagbigay ng may-ari ng phone, di ba? Pero ang sa akin lang dito, mga kananing, yun nga, mali na si Angelito Martin dahil tinanggap niya yung pira. At bakit ipakulong pa? Di ba? Nakuha mo na yung gusto mo dahil talagang importante kung gaano ka-importante yung phone mo. Nakuha mo na. Wala na eh. Nakuha mo ng gusto mo, nakuha mo na yung phone mo. Bakit gusto mo pang ipakulong yung tao? Nasa kay Hazel naman yun, na pwede naman siguro i-atras yun, di ba? So, bakit kung i-atras na lang? Sige, Tay, salamat. Pero sana, ganito. Ano, yan ba? Huwag mo na lang, huwag kang mag-ano ng pira, na grabe naman. Di ba? Marami na kasing nadagdag dito, sa akin lang, para sa akin, marami na nadagdag. Yun nga, mali na kung mali doon si Angelito Martin. Yun nga lang, nakuha mo na yung gusto mo, nakuha mo na yung phone mo, na which is ang importante sa'yo. Tapos, hindi naman siguro kailangan pa nating ipakulong. Diba? Mayroong pamilya na naiwan yung tao. Kung pwede pa umaatras yung ano, kaso baka pwede natin i-atras na lang na wag na lang natin ipakulong yung tao. Kawa eh. Wala na nawala sa iyo eh. Nauwi na eh, nabalik na eh. 'Di ba? Grabe. So, 'yun lang ang sa aking reaction din dito dahil mali na eh. Mali na. Pero sana naman mag-gets niyo din ang mga sinasabi ko dahil nagkagulo na yung mga sinasabi ko dahil Bisaya tayo, mahirap yung Tagalog. Kaya ito si Billy Jack, gusto ko lang maanuhan na talagang tama din, tama siya, syempre. Alam nyo naman yan. Pero yun nga lang, bakit kailangan pa? Yun nga, pwede siya makulong talaga, syempre, tinanggap yung pira eh. Mali yun. Pero kung tinanggap yung pira na bukal sa kalooban ng yung sa nagbigay, which is yung may-ari ng phone, pwede naman yun. Pwede naman yung pasasalamat ba, yung ganyan. Pero huwag na ipakulong natin. Grabe naman yung ipakulong. Nabalik na yun. Kung pwede lang sa phone, walang nawala, walang na-delete, walang wala lahat, okay lang din yun naman para sa, you know, iba kasi tayo ng mga
ugali kasi. So, karapatan din naman yun sa kay Hazel Grace. Kaya yun. Pero ang sa akin lang din dito, gusto ko lang na wala na. Andyan na yan eh. Andyan na yan. So yan, patuloy natin kunti. Ganun yun. So para maalis ka sa bagay na yun, man, isoling mo na lang. Without questioning anything. At hayaan mo yung pinagsoliyaan mo to reward you or to compensate you on your kindness. Kasi every kindness can be compensated properly, but don't ask too much at huwag mong pangunahan. Yun nga lang. Hindi natin alam kung talagang talagang nag-ano ba siya ng pira talaga na ganitong amount na ibigay mo sa akin. Hindi natin alam, di ba? Sila, si IDG lang mismo siguro ang nakaalam dito. So, yun. Kaya ayun ah, natatawa ko ang ganito Martin, magpapatulpo pa daw, men. Jesus Christ, men. Unang-unang tatanong sa kanya nito ah, kung magpapatulpo siya. Ang unang-unang itatanong sa kanya, bakit humihingi ka ng pera? Sabihin na natin i-deny niya doon. Ma-deny niya. O, kahit i-deny mo, sasabihin na naman sa kanya ng Tulfo, syempre. Kahit i-deny mo dito, bakit nahawakan tinanggap mo ang marked money ng mga oras na yon? Mali talaga. Mali talaga. Yun, mali. Sarili niya. Kahit sabihin ng mga tao na napaka-bait na itong taong ito, men, sa mga oras na yun, yeah, oo, sabihin na natin, Yun na nga eh. Maling-mali siya doon. Talagang makasuhan siya talaga at makulong siya talaga doon. Pero, yun nga lang, wala na eh. Wala lang na nawala, nasa uli na nga. At ito, bakit pa ipakulong natin? Diba? What's the point? Unsay, ano pa ang ipaglaban natin? Dahil yung hinihingan tayo ng kapalit? Diba? Kahit ako, pag ganun ka-importante, pwede ako magbigay talaga kung nawala yung talaga importante sa akin. Pero kung talagang swapang lang, kung talagang alam naman natin na marami silang pira, yun nga lang. Depende kasi yun sa may-ari. Kaya pwede talaga makaswap. Pero yun lang nga yung gusto kong i-fight. Na bakit pa? What's the point? Diba? Na ipakulong ba natin? Ayan yung phone natin, di ba? So, yun lang. He has been good, really good on the society that he is part of. Doon sa surrounding na yun. But men, humans will be humans. Meron kasi tayong initiative sa ating mga isip na, especially it's pandemic, napakahirap kumita ng pera and we are taking advantage. Yun nga, parang ganun na nga nangyari dahil siguro, may maintenance na din natin. Alam ba, sa atin lang, haka lang to. Kaya niya na ganun. Pero hindi natin alam talaga kung ano ang talagang totoo. Sila mismo ang nakakaalam. Kaya yun lang, hindi natin ipatuloy to. Kung gusto niyo panoorin tong full video ni Billy Jack Sanchez, which idol na idol ko to, si Billy Jack. So, ayan, gusto niyo panoorin. Ayan, Billy Jack Sanchez, You Wanna Know Why, kanyang channel na lang. So yun lang mga kalaning, yun lang talaga ang gusto ko ipaglaban kung bakit pa natin talagang tuluyan na nasa uli naman yung gusto natin, di ba? Wala na eh. Wala na. So baka pwede nating pahayaan na lang. Kasi nakita lang din naman niya yon. Which is kasalanan pa niyang nakita niya yung phone ng ni Hazel Grace dahil nagkaganyan. Mali, alam naman natin, yes, mali si Angelito Martin. Pero yun na yun eh, hindi naman ninakaw yun eh. Nakita niya, napulot niya, kaya hindi niya kasalanan na siya ang nakapulot, di ba? Naging kasalanan yun dahil yun nga. Sa mga reward na yan. Pero hindi pa natin alam kung sino talaga ang humingi or nagbigay lang. Yung mga ganyan ba? Basta hanggang dyan na lang tayo. Dyan na lang ako sa question na bakit pa tuluyan na nakuha nyo na ang gusto nyo. So yun, Naningkamot. Was out. Was leak. Bye-bye. Thank you. God bless. Wala akong pinapanigan ha. Nang sa akin lang, yun lang yung talagang tanong. Ayan. So was out. Was leak. Bye-bye. Love you.